Iza, wala naman akong intention sa underground. Hindi ako kaaway. Ani King, it's okay. Naiintindihan kita. Sagot ko dito. Hindi mo na kailangan itago ang pagkatao mo. Hindi ka naman kriminal. Hindi ka katulad namin na pumapatay kami. Di inasabi ko. Naalala ko lang ang sinabi ni Denver sa akin. Hiwalay na kayo? Tanong ni Lani sa akin. Yeah? Tamad na sagot ko. Halakas talaga ng pang-amoy ni Lani. Alam agad niya na hindi kami okay ni Denver. Langya, balikan mo. Nakangising saad ni Lani sa akin. Tumingin ako dito. Bakit? Bitinin mo muna bago mo hiwalayan. Anya, napanay ang ngisi. Napangisi na rin ako. Sampalin mo ang divorce paper pagkatapos. Come on, Iza. Siya maghahabol sa'yo. Hawak mo ang alas. Langya ka talaga, Lenny. Kapag ikaw kasama ko, lalo ko nagiging makasalanan. Tumawa din si King. Tumayo na si King. Alis na ako. May schedule akong operahan mamayang gabi. Nagtataka kong tumingin dito. Doktor ka din? Tanong ko dito. Yes? Nice. Nakangising sad ko. Tumayo ko't lumapit kay King. Inawakan ko ang leg niya at hinalikan ito. Hindi ko inaasahan na gumanti ito ng mapusok na halik. Langiya. Kumindat pa sa akin si King at itinula ko ito ng konti. Gago. Sad ko dito. Tumawa naman ito at tumalikod na. Wow, Iza ha? Harap-harapan? Ani Lenny. Napatingin kami ni Lenny nang may nagkakagulo. Shit. Dali-dali kami lumapit ni Lenny. Si Denver, sinusuntok si King. Asawa ko yung tinuka mo, gago. Ani Denver kay King. Wow, ang gandang labanan. Roy, Lennon, kanino kayo pupusta? Ako kay King. Ani Lenny. Tumayo naman si King. Si Iza ang umalik sa akin, pare. Nakangising saad naman ni King. Gago ka pala eh. Inakita kong gumanti ka. Napairap lang ako sa reaksyon ni Denver. Siya nga, binahing niya pa si Vicky. Magsuntukan na lang kayo. Sad naman ni Lenny. Nagulat ako nang biglang hinawakan ni Denver ang kamay ko at hinila palabas. Saglit! Sad ko dito. Hindi niya ako pinapansin. Binuksan niya ang unahan ng kanyang kotse at tinulak akong papasok. Shit, ang kotse ko may iwan. Pumasok din ito sa loob at agad niyang pinatakbo ang sakyan. Ano bang problema mo, Denver? Problema ko? Ang asawa ko'y nakipaghalikan sa harap ko mismo. Galit na saad niya. Paano naman ang asawa ko? May kasama babae kagabi mismo sa loob ng bahay niya. Nakangising saad ko dito. Shit, walang nangyari sa amin ni Vicky. Pinauwi ko siya kagabi. Hindi na ako umimik. Iza naman, lalo mo lang pinahihirapan ang sitwasyon. Hindi ko alam kung seryoso ka ba talaga. Bigla ito nagpreno. Muntik na ako mapasubsob. Umarap ito sa akin. Please tell me, mahal mo ba ako? Mahinahong saad niya. Umiwas ako ng tingin. Yes, sagot ko. Look at me please. Nagsusumamong pakiusap niya. Umarap ako dito. Hinawakan niya ang mukha ko. Kung mahal mo ko, iwan mo na ang delikadong trabaho mo please. Iza, ayoko ng ganito. Ayoko na malagay ka sa panganib. Mahal na mahal kita. Nakikiusap ako, Iza, please. Nakaramdam ako ng awa dito. Sige, ayusin ko lang huling trabaho ko at aalis na ako. Mahinang sad ko dito. Thank you, baby. Agad niya ako niyakap ng mahigpit. Napapikit na lang ako. Pipiliin ko muna sa Denver this time. Mahal ko siya. Gusto ko rin na maging masaya ako. Balik muna tayo sa restaurant na Roy. Ani ko kay Denver. Babalikan mo yung berdeng mata? Galit na sabi niya. Hindi ah. Kakausapin ko lang si Lenny. Umirap ito sa akin. Agad na niyang pinaandarang sakyan. Well, okay na kami ni Denver. Nagkasundo kami, nalilipat ako sa bahay niya. Pagdating sa restaurant, buti na abutan ko pa si Lenny. Si King hindi pa rin umalis. Agad namang hinawakan ni Denver ang aking kamay. Napapailing na lang ako dito. Ang bilis nyo naman, nag-quickie lang kayo? Asar naman ni Lenny pagpasok namin. Umupo ako sa tabi ni Lenny. Kala ko ba alas ka na, berde? Sad ko kay King. Nag-usap lang kami ni Lennon. Anya.
Sabihin mo na kung ano sasabihin mo kay Lani. Uuwi na tayo. Ani naman na Denver. Usap tayo. Sad ko kay Lani. Tumayo ako at sumunod naman sa Lani sa akin papunta sa labas. Bakit? Tanong na Lani sa akin. Hindi ka ba nakalata? Sa General Cruz, lagi tayong pinapadala sa malayo. I mean, marami naman siyang tauhan. Kahit hawak niya tayo. Hindi pa ako tapos magsalita, agad namang pinutol na Lani. Akala ko ako lang nakakahalata. Ikaw rin pala. Nakangising saan ni Lani. Yeah? Sa akin niya ibinigay ang mission sa Sulu. Maybe after this, magre-resign na ako. Ani ko kay Lani. That's good. Ako din. Ani naman ni Lani. Tatanggapin ko muna ang huling trabaho ko sa Sulu. After nito ay pamilya ko at si Denver na ang aking priority. Iza, paimbestigahan ko si General Cruz. Saad ni Lani. Malalim ko itong tiningnan. Ilang beses nang nanganganib ang buhay natin pero lagi namang palpak ang gustong pumatay sa atin. Saad ulit ni Lani. Malakas ang instinct namin bilang isang assassin. Bawat kakaibang galaw may ibig sabihin agad sa amin. Aalis ako sa isang araw. 5 araw lang naman ako sa Sulu. Ani ko kay Lani. Good luck. Saad ni Lani. Yeah? Thanks. Pumasok na kami sa loob. Hindi na namin nakita sa Berde. San sa Berde? Tanong ni Lani kay Roy. Umuwi na. Nilapitan ko sa Denver. Tara na. Ani ko dito. Lumabas na kami ng restaurant. Convoy na lang tayo. Hindi pwedeng iwanan ang kotse ko dito. Saad ko sa kanya. Ipakuha ko na lang mamaya sa tauhan ko. Iwan mo na lang ang susi kay Roy. Ani Denver sa akin. Inabot ko sa kanya ang susi at pumasok ulit ito sa loob ng restaurant para ibigay kay Roy ang susi ng kotse ko. Pumasok na ako sa loob ng sasakyan ni Denver. Maya-maya lang ay nakita ko na ito na palabas at agad naman itong pumasok sa loob ng kotse at umalis na kami. Saan tayo? Tanong ko sa kanya. Uuwi na sa bahay. Tinawagan ko na ang sekretary ko na hindi na muna ako papasok sa kumpanya ngayong araw at pinakansel ko na ang mga appointments ko. Tumungo lang ako. Napatingin ako sa side view mirror. Parang kanina ko pa nahalata na nakasunod sa amin ang puting van. Denver, wala na bang ibibilis siyan? Nasa highway tayo. Baka madisgrasya tayo. Palit tayo. Ako muna magdo-drive. Ani ko dito na panay ang tingin ko sa side view mirror. Ako na. Lang niya, ako na. May sumusunod sa atin. Inis na saad ko dito. Tumingin din ito sa salamin. Shit, bakit naman nila tayo sinusundan? Hindi ko alam. Ako na magdo-drive. Saad ko dito. Dahan-dahan naman nagmaneho sa Denver habang nagpapalit kami ng pwesto. Nang ako nang nakaupo sa harap ng manibela, agad akong bumelo. Pinatakbo ko ito nang mabilis. Shit, Iza! Baka maaksidente tayo! Kailangan iligaw muna natin sila. Ani ko dito. Sino ba mga yun? Nagtatakang tanong sa akin ni Denver. Nagkibit-balikat lang ako dito. Baka ako ang target. Kung sino man ito, may kinalaman siguro ito sa trabaho ko. Lumiko ako sa isang kanto kung saan may mga sasakyang nakaparada. Agad akong pumagit na sa 2 sasakyan. Nakita ko na lumampas na ang puting van. Nakalampas na sila. Ani Denver. Later, baka nasa paligid pa din sila. Ani ko dito. Shit, sino naman yun? Baka mga kidnapper ang mga yun. Saad ni Denver. Hindi na ako umimik. 15 minuto kaming nakatigil bago pinaandar ko ulit ang sasakyan. Daan muna tayo sa kondo ko. Ani ko kay Denver. Bakit? Nagtatakang tanong niya. Wala akong damit sa bahay mo. Kukuha lang ako. Pati damit na dadalhin ko. Hanggang 3 araw lang ako sa bahay mo. Aalis ka ulit? Tanong niya. Di ba sabi ko sa'yo? Last na trabaho ko na ito. Pangako, huli na ito, Denver. Sad ko na hinawakan ko ang kamay niya. 1 araw at saan? Sa Sulu. 5 araw lang ako. Napabuntong hininga ito. Babalik ka, right? Hihintayin kita. Then pagbalik mo, gusto kong magpakasal ulit tayo. Malapad akong ngumiti dito pero pakiramdam ko, parang may pumipigil na huwag akong umalis. Pagdating sa condominium, ako na ang bumaba. Naghihintay lang sa Denver sa akin sa sasakyan. Pagdating ko sa unit ko ay may naabutan akong isang black envelope sa labas ng pinto. Kinuha ko ito. Napangisi ako. The death note.
dugo ang ginamit sa pagsulak. Black Angel, next target. Stupid, ako pa talagang binigyan? Sanay na ako sa ganito. Binuksan ko na ang pinto at dumiretso sa kwarto ko. Dumiretso agad ako sa computer ko kung saan nakakonek ang CCTV sa labas ng pinto. May lumabas sa elevator na 2 tao. Sa pangangatawan pa lang, alam na agad na babae at naka-block mask ang mga ito. Nagmamasid muna ang mga ito bago nilagay ang sobre sa labas ng pinto at umalis na. Kinuha ko ang aking bag at kumuha ng damit at dinala ko na rin ang military uniform ko. Lumabas na ako at bumaba na ng building. Naabutan ko si Denver na naghihintay sa labas ng kanyang kotse. Ang tagal mo? Aniya. May inayos lang ako. Saad ko. Sumakay na kami at umalis na. Pagdating sa bahay niya, agad binuksan ng guard ang gate. Pagka-park ni Denver sa garahe, lumabas na kami at dumiretso sa loob. Pahinga ka muna, magluluto lang ako. Aniya. Maaga pa. Saad ko naman dito. Alas 4 na. Anya na hinubad ang long sleeve nito at nilagay sa sofa. Tulungan na kita. Pumunta na kami sa kusina. Kumuha ito sa ref ng karne at mga gulay. Nilagan na lang ang lulutuin ko para madali. Saad niya na nag-umpisa ng gayate ng karne. Nanonood lang ako. Parang sobrang bigat ng pakaramdam ko. Huminga muna ako ng malalim. Denver, kahit anong mangyari, hintayin mo ako ah. Mabilis lang naman ang 5 araw. Of course, pwede na siguro tayo magkaroon ng baby. Nakangiting saad niya. Ngumiti lang ako dito. After maluto ng kanin at ulam, kumain na agad kami kahit maaga pa. Nagpaalam muna ito saglit na pupunta sa library room at may gagawin lang. May ipinasa kasing email ang kanyang secretary. Dumiretso na ako sa kanyang silid. Kinuha ko na ang tuwalya at naligo. After kong maligo ay nakabihis na rin. Humiga muna ako. Binuksan ko ang aking cellphone at tiningnan ang CCTV na nakakonek sa bahay. Wala namang kakaiba. Nag-text si Dennis sa akin na kakausapin niya ako bukas. Ang kulit din ito. Hindi ko nga alam kung saan ang asawa niya. Kaya ko namang alamin pero ayoko makialam sa plano ni Marie. Napatingin ako sa dibdib ko. Hinawakan ko ang aking dog tag na nakasulat ang aking apelido. Pag umalis na ako sa military, babalik na ulit ako sa pagiging doktor. Bukas pala, kailangan ko ulit bumalik sa ospital. Bibisitahin ko ulit si Ara. Baka nga nagtataka si Mommy kung bakit si Jericho ang naabutan niya. Maya-maya lang ay bumukas na ang pinto at pumasok na sa Denver. Nakaligo ka na? Anya, nahinubad ang kanyang pantalon. Naka-boxer na lamang ito. Yeah, tapos na. Ligo muna ako. Take your time, babe. Ani ko. Ipinatong ko ang aking cellphone sa tabi ng lampshades. Ipinikit ko muna ang aking mga mata. Iniisip ko ang sinabi ni Lenny tungkol kay General Cruz. Sana nga, hindi siya traidor. Malaki pa naman ang tiwala ko sa kanya. Ang alam ko, tatay-tatayan ito ni Anne, pati na rin ni Lenny. Pero kahit si Lenny, nagdududa din. Panay na ang hikab ko. Wala ako masyadong tulog kagabi kaya maaga pa lang inaantok na ako. Napatingin ako sa pinto ng banyo na lumabas na sa Denver. Nakatapi na ito ng tuwalya sa baba. Agad itong dumiretso sa closet niya. Agad naman akong tumayo at niyakap ito sa likod. Huwag nang magsuot. Huwag ba rin din naman? Ani ko. Tinanggal ko ang tuwalya sa bewang niya. Agad sumalubong sa aking mga mata ang nakatayong sandatan nito. Agad niyang hinawakan ang leg ko palapit at sinunggaban ng mapusok na halik. Exercise muna tayo. Saad niya na kumindat pa sa akin. Mag-iingat ka. Hihintayin kita. Malungkot na saad ni Denver. Come on babe, babalik ako. Nakangiting saad ko. Niyakap ko ito ng mahigpit. Hinalikan niya muna ako sa labi. I love you, baby. Nakangiting saad ni Denver. Napatawa naman ako. I love you too. Sige na, alas na ako. Ani ko. Narinig kong napabuntong hininga ito. Tumalikod na agad ako. Dumiretso na ako at sumakay sa kotse ko. Dadaan muna ako sa ospital bago pumunta ng airport. Pagdating sa ospital, nandoon sila Mommy at Daddy. Mom, saan ka na naman? Tanong ni Daddy. Sa Sulu, Dad. Iza, kailan ka ba titigil sa trabaho mo? Ani Mommy. Mom, last na to.
Nakangiting sad ko. Kumusta si Ara? Tanong ko kay Mommy. Still in coma. Sana'y magising na siya. Malungkot na sad ni Mommy. Of course, Mommy. Magaling na doktor si Jaya. Ani ko. Iza, anak. Mag-iingat ka. Sana ito pa rin mong yung pangako na last na ito. Nilapitan ko si Mommy at niyakap ito. Yes, last na ito. Alas na po ako. Nilapitan ko muna si Ara at hinalikan nito sa noo. Umalik ako sa pisngi ni Mommy at Daddy at lumabas na ako ng salid. Huminga muna ako ng malalim at sumakay na sa kotse ko. Pagdating ko sa airport, nandoon na ang mga kasama ko. Captain, Annie Court. Tumango lang ako dito. Umakyat na ako sa aeroplano at dahil kumpleto na rin kami, agad na kaming umalis. Panay ang tingin ko sa aking cellphone. Gusto kong tawagan at marinig ang boss ni Denver. Pinindot ko ang call button at isang ring lang ay agad naman niyang sinagot. Baby, namiss agad kita. Huwag ka nang tumuloy, bumalik ka na lang dito. Nag-usap na tayo. Babalik ako. I love you. See you in the next 5 days, babe. Agad ko nang pinatay ang tawag. Kinagat ko ang aking ibabang labi. Mabilis lang ang 5 araw. Minsan nga, naabot pa ako ng ilang buwan. Pumikit muna ako. Halos 40 minutes ang biyahe namin bago kami nakarating ng Sulu. Agad na kaming dumiretso sa kampo. Captain, bati sa akin ng mga sundalo sa kampo. Sumaludo ang mga ito sa akin. Agad na akong pumasok sa tent. Nasa likuran ko naman si Kurt. Captain Laurel, bati sa akin ni Lieutenant Roswell. Ano yung update? Tanong ko dito. Patuloy pa rin silang nagugulo at pinapatay ang mga inosenteng tao na nakatira sa patag. Baka pwede natin silang pakausapin. Ani ko kay Lieutenant Roswell. Alam kong imposible na makinig ang mga NPA. Pero baka madalas sa magandang kasunduan ang leader nila. Ayoko ding dumanak pa ang dugo. Hindi ko lang alam, Captain. Pero marami na rin sugatan at may namatay na sa ating mga tauhan. Aalis tayo. Ipunin mo mga sundalo natin. Sad ko kay Lieutenant. Mag-aalas 2 pa lang naman ng hapon. Yes, ma'am. Agad na ito lumabas ng tent. Let's go. Sad ko kay Kurt na nagsusuot ng bulletproof vest. Sinuot ko muna ang bulletproof vest ko at kinuha ang aking baril. Lumabas na kami ng tent. Nakaready na lahat sila sa gubat. Sa gubat kami dadaan. Mag-ingat at magmatsyag kayo. Baka mayroong mga patibong silang inilagay dito sa gubat. Sad ko. Shit, sabi na nga ba eh. Bigla na lang may nagpasabog sa amin. Buti na lang nakadapa agad kami. Itinas ko ang isang kamay ko, senyales na huwag muna silang tumayo. Shit, na-corner yata kami. Ako munang tatayo. Mahinang sad ko sa kanila. Gumapang muna ako papunta sa unahan. Mabilis ang galaw ko na pumunta sa isang puno at umakyat. Iniisa-isa kong binaril ang mga kalaban na nakatago sa palibot namin. Sumainis ako kay Lieutenant. Nakipagbarila na nga ang mga tauhan ko sa mga NPA. Bumaba na ako sa puno. Lahat ng maharang sa daanan namin ay hindi na namin binubuhay. Ayaw nila magandang usapan? Pwes, wala nang choice. Patayin silang lahat. Utos ko sa mga tauhan kong sundalo. Clear! Sigaw ng isang sundalo. Agad na kami nagpatuloy sa paglalakad. Captain Laurel, hindi tayo pwedeng maabutan ng gabi sa gubat. Hindi pa natin saulado ang lugar na ito. Ani, Lieutenant Roswell. Okay, babalik na tayo. Kailangan ko rin masecure ang kaligtasan ng mga tauhan ko. Mamayang gabi, babalik ako sa gubat. Maglalagay ako ng mga patibong. Pupunta ako mismo sa kampo ng mga kalaban. Bumalik na kami sa kampo. Nagpahinga muna ako dahil mamay aalis ako mag-isa. Pagpatak ng 7, inabutan ako ni Kurt ng pagkain. Thanks. Agad ko na itong kinain. After kong kumain, inayos ko na mga gamit na akin dadalhin. Gusto ko nang bumalik ng maaga sa Manila, kaya mamadaliin ko na ang trabaho ko dito. Alam ko, may plano kayo, Captain. Sasama kami ni Lieutenant Roswell. Ani Kurt, napabuntong hininga ko. Gusto ko nang tapusin ang trabaho dito. Gusto ko nang bumalik sa Manila. Mahinang sad ko. Sasama kami, Captain. Ani Lieutenant Roswell, tumango na lang ako. 9 ng gabi kami umalis. Captain, mahinang sad ni Kurt. Tumingin ako dito. Bilib talaga ako sa'yo. Hindi namin nakalain na napakagaling mo. Ngumiti lang ako dito.
May flashlight na dala sila Kurt at Roswell. Hindi na ako gumamit ng ilaw dahil sanay ang mga mata ko sa madilim. Pagdating sa gubat, naglagay na kami ng mga patibong. Nalagyan din namin ng mga palatandaan. Mga bomba ang mga ikinabit namin. Pagkatapos namin na mailagay sa ayos ay dumiretso na kami sa kampo ng kalaban. Nasa likuran ko lang ang dalawa. Shit! Captain, na-corner tayo! Natatarantang saan ni Kurt. Napangisi ako. May traidor sa loob ng kampo namin. Nakaready na ang lahat sa pagdating namin dito. Ibaba niyo ang inyong baril! Saad ng may malalim na boses. Luhod at itaas sa mga kamay! Sununod namin ang lahat ng sinabi ng lalaking ito. Nasa likuran namin ito kaya hindi namin nakikita ang kanyang mukha. Nakasuot kami ng bonnet kaya hindi pa nila nakikita ang mukha namin. Maya-maya lang ipumunta sa unahan namin ang lalaki. Tanggalin niyo ang bonnet! Napairap na lang ako. Tinanggal na ni Kurt at Roswell ang bonnet nila. Tinanggal ko na rin ang akin. Tumingala ako sa lalaking kanina papanayang utos. Nalalaki ang mga mata niya na nakatingin sa akin. Nagulat din ako. Isa! Sambit niya. Langiya, kung makautos naman ang kumag. Anas ko dito. Napanganga naman si Kurt at Roswell sa sinabi ko. Isa, anong ginagawa mo dito? Langiya ka, han-PA ka na pala. Pinag-aksayan pa kita ng oras. Tumayo na ako at pinagpagan ang uniform ko na may dumi. Tumayo din sila Kurt at Roswell. Isa, kung alam ko lang na ikaw ang captain na pumalad sa dating kapitan na namumuno, sana'y nag-usap na lang tayo. Kayo ba ang pumapatay sa mga inosenteng tao na naninirahan sa patag? Tanong ko dito. Hindi. Meron dito mga kasamahan namin na nagtaksil at bumuo sila ng sariling pangkat. At ngayon, kami ang sumasalo sa mga ginagawa nila. So, pwede na pala akong bumalik sa Manila? Hindi naman pala kayo kalaban? Irap na saad ko. Napataas naman ang kilay ang lalaking kaharap ko. Gago talaga ito. Bakit naisipan itong mag-NPA? Ikaw, Gary, pag nalaman nito na Juyo patay ka, kakasali mo lang sa underground at tatay mo pa ang presidente ah. Malaki na ako. Alam ko ang ginagawa ko. Irap na sabi niya. Langiya ka talaga. Alin bang malaki sa'yo? Inis na saad ko. Lahat. Nakangising sagot niya. Balik na kami sa kampo. Ikaw umayos ka. Anong trip mo na ganitong ginagawa mo? Doktor na bobo? Sad ko dito. May mission lang ako dito. Sad niya. Isang surgeon doctor si Gary. Pero nag-aaral ulit ito sa university kung saan doon nag-aaral si Ara. Isang taon lang ang tanda ni Gary at Gio. Babalik na kami sa kampo. Kakausapin ko mga tauhan ko na settle na itong gulo. Okay. Tipid na sagot niya. Mapagkakatiwalaan ko naman si Kurt at Roswell kaya okay lang na marinig nila ang sasabihin ko kay Gary. Wala bang alam sa General Cruz tungkol dito sa'yo? Tanong ko kay Gary. Wala. Sekreto ang pagkatao ko dito. Ani Gary. Good. Alis na kami. Babalik na ako sa Manila. Sasabihin ko na settle na ang problema. Saad ko dito. Umalis na kami at bumalik sa kampo. Tinanggal muna namin ang patibong na nilagay namin kanina. Bukas, magpapahatid na ako sa Manila. Excited na rin ako umuwi. Pag nakauwi na ako, una kong aasikasuhin ay ang resignation letter ko. Magbabagong buhay na ako para sa pamilya ko at kay Denver. Inaayos ko ang aking gamit. Babalik na ako ng Manila. May mga kasama din ako dahil darating din ang papalit sa kanila. Kurt, anong oras darating ang sundo natin? Tanong ko kay Kurt. Maya-maya, Captain. Si Lieutenant Roswell kasama din natin. Dadating din ang papalit sa kanya. Tumango lang ako dito. Ayoko nang alamin kung anong mission dito ni Gary dahil okay na naman ang dalawang grupo. Captain. Captain Laurel, nandito na sila. Dalawang eroplano ang sumundo sa atin. Ani Lieutenant. Bit-bit ang aking bag. Lumabas na ako ng tent. Sinalubong ko ang kapitan na papalit sa akin. Salamat. Ingat kayo dito. Ani ko. Sumakay na ang ibang sundalo. Sa kabila naman kami ni Kurt sumakay. Napansin ko na babae ang piloto. Magkasintangkad lang yata kami. Sumakay na ako. Nakita ko sa Gary. Pinabababa ako. Panay ang senyas niya sa piloto. Nagtataka akong tumingin dito. Kurt, si Gary, pinabababa tayo.
Ani ko kay Kurt, tatayo na sana ako't bababa, pero huli na ang lahat. Isang nakabibinging pagsabog ang naganap sa sinasakyan naming eroplano. Captain Laurel! Sigaw ni Kurt. Apoy, yun ang huling natandaan ko. Nasusunog ang katawan ko. Napatingin ako kay Kurt. Duguan ito, buong katawan niya. No, sa Denver. Nangako ako na babalik sa kanya. Si Mommy, hinihintay niya rin ako. Pero yun lang ang huling naalala ko. Dilat ang mga mata ng mga kasama ko. Wala nang buhay ang mga ito. Dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata. Bago ko mawala ng malay, narinig ko pa ang boses ni Gary. Isang nakabibinging balita ang pagsabog ng military plane. Walang kahit isa nakaligtas. Isa na si Captain Isabel Laurel. Sunog ang buong katawan nito. Isang foul play ang nangyari sa pagsabog ayon sa imbestigasyon ng mga pulis at sundalo. Denver? Selene. Tulala lang akong nakatingin sa TV. Parang isang masamang panaginip ang lahat ng ito. Humarap ako kay Lenny. Buhay si Isa, right? She promised me. Babalik siya. Napahagulhol ako ng iyak. Hindi ko kaya. Nasa morgue ang katawan niya. Nandoon na rin ang mga pamilya ni Isa. Mahina ang saad ni Lenny. Naniniwala ka na siya yun? Akala ko ba kaibigan mo si Isa? Kilala mo si Isa? Magaling maglaro. Baka hindi siya yun. Galit na saad ko kay Lenny. Sana nga Denver. Pero masakit din sa amin na bilang mga kaibigan niya na patay na siya. Pero wala tayong magagawa. Nangyari na lahat. Pero pinapangako ko sa iyo. Mananagot ang gumawa nito. Kung sino man ang naglagay ng bomba sa loob ng eroplano. Bro. Tawag ni Dexter na kararating lang niya. Nangihinang napaupo ako. Kahapon lang siya umalis. Nakausap ko pa nga siya. Sa isang kisap mata, wala na siya. Bro, ginagawa na namin ang lahat. Inaalam na namin kung sino ang gumawa. Ana Dexter. Huwag kayo munang gumawa ng investigasyon, Dexter. Lalo lang tayong palilutuhin ang kalaban. Ana naman ni Lenny. Tumingin kami na Dexter kay Lenny. May suspect na ako. Pero sa ngayon, ako lang muna nakakaalam kung sino siya. Seryosong saad ni Lenny. Sobrang sakit. Pakiramdam ko nawawala na rin ako ng ganang mabuhay. Pumunta ka na sa ospital, Denver. Nandoon na ang bangkay ni Isa. Maya si kasuhin lang ako. Tumalikod na si Lenny at lumabas na ng bahay. Bro? Ani Dexter. Gusto ko munang mapag-isa. Mamaya na ako pupunta sa ospital. Mahinang saad ko kay Dexter. Tumungo lang ito at umalis na. Napahawak ako sa aking ulo. No. Pakiramdam ko buhay si Isa. Hindi ako naniniwala. Tumayo ako at lumabas ng bahay. Dumiretso agad ako sa kotse ko. Mabilis ko itong pinatakbo papunta sa ospital. Pagdating sa ospital, naabutan ko ang pamilya ni Isa. Si Zeus at ang asawa niya. Ang Mommy at Daddy ni Isa. Pero wala si Ara. Ang alam ko'y comatose pa rin ito. Tita. Mahina ang saad ko. Denver, iyo. Lumapit si tita sa akin at niyakap ako. Humagulhol ito ng iyak. Pati ako'y nangihina na rin. Hindi si Isa, diba? Baka ibang katawan yun. Paano kung mali lang autopsy na ginawa nila? Sad ko na panayang agos ng luha ko. Umiling-iling sa tita na nakatingin sa akin. Napatunayan na siya nga ang may-ari ng katawan. Umiiyak na sabi ni tita. Dali-dali akong pumunta sa morgue. Hinanap ko ang katawan ni Isa. Nakita ko ang isang bangkay na natabunan ng puting tela at may nakakabit na pangalang Captain Laurel. Agad ko itong nilapitan at binuksan. Nalumo ako sa akin nakita. Sunog na sunog ang katawan niya. Nanginginig ang kamay kong hinawakan ng dog tag sa leeg niya. Hindi ko napigil ang umiyak na makumpirma ko ang nakalagay na apelido. Kahit ang katawan, kay Isa nga ito at ang tangkad.
bro. Napalingon ako. Si Zeus, magadi na mga mata nito. Kahit kami, hindi kami makapaniwala na wala siya. Ang black sheep sa pamilya namin, ang matapang, lahat ng kalokohan nasa kanya na, pero siya ang pinakapaborito na lahat. Parang ang hirap tanggapin na hindi na namin siya makakasama. Umiiyak na saan ni Zeus. Hinawakan ko ang kamay ni Iza. Hindi na makilala ang mukha niya. Tostado ito ng sobra. Kahit ang balat niya, sobrang sunog din ito. Bakit siya pa? Kung kailan nagplano na kami bumuo ng pamilya pagbalik niya, saka naman nangyari. Napalingon kami na may pumasok na nakaputi pero naka-face mask ang mga ito. Excuse me, sir. Kailangan lang po namin i-autopsy ulit ang katawan ni Captain Laurel. Saad ng babae. Tumango lang kami na Zeus. Lumabas na kami. Nasa labas lang kami hanggang sa ibinalik nila ulit ang bangkay ni Iza sa loob ng morgue. Nakatulala lang ako. Maya-maya lang inapansin ko na dumating si Lenny at kasama niya si Coloner, ang dating kalaban ko sa negosyo.